ilalim ng it shall be done, ang ibig sabihin ng Diyos, kung ano man ang gugustuhin mo, ano man yung nanasain ng puso mo, ano man yung gusto mong ma-achieve, ano man yung gusto mong marating, hanggat yan ay naaayon sa salita ng Diyos, hanggat yan ay naaayon sa karakter ng Diyos na hindi ka nagbibigay ng bagay ng mali sa Diyos, hanggat yan ay magtataas ng pangalan ng Diyos, hingin mo ang gusto mong hingin, at ang sabi ng Diyos, kung hindi pa nag-i-exist ang hinihingi mo, lilikhain ko para sa iyo. Makita, yung hindi nakikita ng matang laman, yung sinasabi ng Bible na ang tao ay may kaluluwa at ang kaluluwa ng tao ay napapahamak, kinakailangan po silang maligtas. Pag hindi sila naligtas, kahit anong galing nila sa paralan, bigo pa rin ang kanilang mga magulang. Bigo pa rin ang kanilang sariling buhay. Pag sila po'y maganda ang asawa, guwapo ang asawa, maganda ang bahay, well-gated ang kanilang tirahan, pero pag namatay, sa impyerno pumunta, bigo pa rin ang ating bayan. Kaya ang ating tagumpay po na kay Kristo, unang-una, walang masamang tumira sa gated na bahay, walang masamang magkaroon ng magandang sasakyan, pero huwag dapat makalimutan ang pangangailangan ng kaluluwa ng ating kababayan. Kung hindi nila alam at hindi nila nakikita, kayong nakakakita ang may responsibilidad. Sumigaw at ipaalam at isipan nila ang kinabukasan ng kanilang kaluluwa.